Welcome back sa aking channel! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. A cash disbursement journal is a record of a company's internal accounts that itemizes all financial expenditures made with cash or cash equivalents. A cash disbursement journal is done before payments are posted to the general ledger and is used in creating a general ledger. Siguro sa kabila. Sige. Dito, ilalagay mo kung ano yung month. Okay. Date. Halimbawa, date. Anong date ba? Minsan kasi kahit may number yan, hindi mo nasusunod dyan. Ano yung, kung anong date ilalagay mo dyan. Halimbawa, September 1. Particular. Particular or description. Okay. Tapos, invoice number. Invoice number or word na invoice number. Okay. Amount. Halimbawa, ano ba yung particular? Ano ba yung gastos mo? Ano ba yung expenses mo? Mostly harina. I-itemize pa siya? I-itemize mo siya. Ah, okay. Akala, tas sa isang resibo kasi sama-sama na siya. Paano yun? Isang invoice number lang. Isang invoice number. Tapos nandun lang yung, kunwari, asukal, harina, ganun-ganun. Mm-hmm. Okay, tapos total. Oo. Saan yung total? Sa dito, baba? Sa gilid? Halimbawa, harina. Kasi di ba naka-particular price naman yun? Oo. Harina, ano ba invoice number niya? Depende sa resibong binigay sa'yo. Halimbawa, kunwari, pang monthly na kasi siya. Pang monthly per month na ba yung bili mo? Isang ano lang, isang bagsak lang. Magkano ba harina? Ngayon nasa, 980. Sako ba yun? Sako. Halimbawa, 001. Sa loob na isang buwan, makakamagkano ka sa harina pa lang? Sa harina pa lang. Kunwari, ilalagay na natin 10 sako, ganun. Di 9,000 something. 9,990. Oo, yun. Harina. Egg. Di ba, same lang siya. Kasi same lang ng receipt. Halimbawa, 15,000. Sugar. Sugar. One din, dahil ano lang siya. O, 10,000, halimbawa. Tatapat mo, ha? 0, ganun. Katulad ng ginawa mo dyan. Okay. So on and so forth. Ito na ang monthly bills. Electric. Electric bill. Siyempre, may water ka. Kahit din may cashier ako. Yung share mo lang. Okay. Anong communication mo? Load ba o telepono? Plan eh. Kasama pa yun? Kasi, kung ano lang din ang share mo. Ikaw, kung gusto mo, lagyan mo. Masige. Communication. Bahala, communication, hindi ko alam kung paano mo siya ikakaterrorize. Pagpalagay na nating load na lang. Communication or load. Isa lang naman na ano mo dyan. Halimbawa, nung itong month na ito ay yung series number niya, yung SI number niya, hindi ko alam kung ano. Nasa resibo mo yan. Nasa resibo mo din ito. Ito, nandun din sa kung pa kailan mo siya binayaran at ano ba yung resibo na ibinayad mo, yung numbers. Halimbawa, dito, 5,000. Dito ay 3,000. Dito ay 1,500. Ngayon, lahat dyan, lahat ng ilalagay mo dito, nandito lahat ang amount, dire-diretso yan. Okay. Ngayon, i-specify mo na siya. Harina. Egg. Sugar. Marami bang ano? Yun lang naman ang usually. Ano ba yung miscellaneous? Halimbawa, miscellaneous mo, yung plastic. Yung plastic. Di ba may gano'n? Pinaglagyan.
minsan kasi nakamix sa resibo siya. Kung ano lang din yung resibo dito. Halimbawa, nagkakahalaga ito ng 2.5. Selenius. Siyempre, nagagasa din ang kapag gas. Ay, madami. Basta ibaba mo na lang ito dito, ah. Oo, sige. Gasoline. Kung ano yung nilagay dito, yun din yung ilalagay mo doon. Okay, okay. Halimbawa, sa loob ng isang... Customer number 49, please proceed to counter 4. Depende, ha? Kung namili ka na isang buwan, isang buwan. Oo. Pero kung nag-gasolina ka dito ng 1.5, tapos nag-gasolina ka na naman dito, namili ka na naman dito, halimbawa lang naman ito. Pag nagsulat ka dito, yung actual. Okay. Ngayon, i-categorize mo siya. 9,990. Okay. Yung egg niya, 15. Yung sugar niya ay 10. Yung miscellaneous mo, nagkakahalaga ng 2.5. Ano to? Yung kapantay niya? Kunwari, ganon? Kapantay. Pantay siya. Ah, dito. Pero depende kung nasaan ba siya. Oh, kunwari, itong egg, dito dun din siya. Okay. Ganyan ako maglista. Sige. Gasoline, halimbawa, 1.5. Aa. Tapos kung magkano ba yung electric? May ano ba to? May sa COR mo ba may 16A1C? Wala. Ano lang ako 2551Q tapos 1701Q. Yun lang. Electric bill, water, load. Gasoline, electric bill. 5,000. Ang water mo ay 3,000. Ang load mo ay 1.5. Ngayon, kung meron ka pang other expenses, susulat mo dito. Okay. Dito pa rin ang resibo. Magkano? I-kakategory mo siya kung ano siya. Bali, ito month of, kunwari, month of September lang siya. Kung month of, kung ano lang man siya. Ngayon, kung marami ka palang expenses, usually, ganyan lang naman. Halimbawa, napuno na siya, may karutong pa. Huwag mo sasagarin kasi magto-total ka eh. Ah, okay. Ito-total mo na ngayon, siya bago magdugtong. Kung hindi pa tapos yung per month, lilipat ka sa kapila. Okay, okay. Dito ka magto-total. Isa sub-total mo siya, i-grand total mo siya. Ah. Tapos, edi, yan na. Okay. Kunwari, total mo na lang. Edi, okay na, no? O, kung ano yung ano sa baba. Ano yung total niya dito, ilalagay mo dyan. Mm. Kung ano yung total nito, total mo siya. Okay. Ano? Kada ano, oo. Dapat, kung ano yung total nito, ganun. Tatali dito. Okay. Ganun. Kasi kaya mo siya kinakategorize. Pagdating mo sa ITR, naka-specific kasi yung expenses mo. Okay. Sige. Hindi kasi pwedeng sa ITR, lalo na bakery ka, hindi naman pwedeng expenses. 50,000, gasolina, gano'n. Mm-hmm. Ano yung expenses mo? Ika-categorize mo. Tama. Diba? Hindi naman pwedeng, ito na lang. Oo. As long as meron kang resibo, ililista mo siya. Means, ang problema kasi ng ibang kliyente, pag sa palengke po, wala namang resibo. Sinusurat ko pa rin. Tapos cash. Although, cash. Hindi dapat cash. Huwag mo na lang siguro sulatan kung wala naman talaga. Pero, binili mo siya. Oo nga. Isusulat ko pa rin siya. Okay. Tapos, yung ibang books, wala na. Itong ibang books, hindi, ginagamit ito. Yung iba, ano ito eh, ginagamit nila month, end of the month. Yung iba, end of the year. Paano kaya yun? Wala ka bang na ano? Wala pa, kasi hindi naman ako gumagamit nito talaga. At saka isa pa, hindi ayoko nang humawak ng libro hanggat maaari. Kasi, pag nag-mapping at wala ang libro sa owner. Oo. Kaya nga si owner, masisisisi po rin. Diba? Kaya dapat talaga nasa owner, business. Nasa business place at saka update. Mm-mm. Usually kasing hinahanap sa mapping, itong dalawa. Yung ledger, hindi ito, na? Ito hindi masyado. Kasi ito, kung hindi monthly, annual, ginagamit nila. Parang summarize na lang. Wala talaga siyang laman pa. A-update mo siya.
ewan ko ito kung matutunan mo. Kasi nag-ano din ako eh. Hindi ko hindi ko alam kung ma-open ko siya. Sa computer? Sa YouTube to eh, pinuha ko nga eh. Kanino kaya? Nanonood na din ako ng YouTube kasi nalilito ako.